Araw-araw, paririnig natin sa inyo magkakaibang statement na nagmumula sa mga vendor na apektado sa ginawang pagbenta ng Divisoria Market. Eh, sabi ni Lacuna eh, ang palusot niya, lugi na tayo anya dyan eh. Bay kinaladkad pa yung mga dating mayor na nagpaupa raw dyan, kaya nalugi. Eh, nalugi. Public market nga yan eh. Talagang ang public market, hindi mo pwedeng ikumpara yan sa private market. Sapagkat ang public, eh, government yan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, ngayon, pinaupahan daw ito sa private. Ha? At ang binabayad lang daw eh, 20 pesos, isang ay pwesto, hindi naman totoo, mga kaibigan. At ang pinag-uusapan, importante, eh, ba't nyo binenta? Gayong katakot-takot ang inutang nitong si Iskuyukot at nitong riding in tandem nila ni Hani Lacuna kasama sindikato ng mga konsihal, mga kaibigan. Ba't nyo ibinenta? Magkano kinita ninyo? Yun ang ipaliwanag ninyo. Magkano pinaghati-hatian ninyo? Di ba? Ang nakakatawa dyan, eh, nagkaroon ba ng public bidding? Sabi sa kasunduan, may public bidding. Eh, nasan ang katunayang nagkaroon o nag-conduct ng public bidding? Sapagkat ang public bidding ay pangunahing requirement na hinihingi sa tinatawag na procurement law o batas sa mga pagbenta, pagbili o ano pa mang kasunduang papasuki ng alinmang tanggapan sa gobyerno. Merong gabay yan, yung Procurement Act, at isa dyan ang bidding, pinaka-importante. Eh kung talagang nalulugi pala yan, eh bakit yung dating umuupa dyan, kakontrata ng City of Manila na mangulektar yan, bakit yun ang nakabili? Hindi ba? Di ba dapat iba? Oo. Meron ba yung approval ng COA, ng Commission on Audit? Yan ang dahilan eh, kaya tumatakbo si Isko, hindi para magpresidente, para takbuhan yung umpong mga anomalya sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito naman ho, ay iparirinig natin sa inyo si Ivan Tayanes. Siya po ay isa sa mga vendor na apektado hanggang katapusan na lang yata. Eh sabi sa inyo, ang solusyon lang dyan ay mabago ang administrasyon sa lungsod ng Maynila. Dahil kung hindi magbabago yan, hindi ninyo ibabasura si Hani Lacuna ngayong eleksyon, baliwala ang mga nangyaring anomalya. Pagtatakba nila yan dahil kasali sila eh, mga kaibigan eh. So narito, pakinggan muna natin para sa gabing ito, si Ivan Tayanes, isang vendor na apektado po, na walang pinalayas at pinalalayas na. Ah, masakit ha? Pinalalayas na sila, tinanggapan pa, kinunan pa ng bayad sa business permit. Di ba napakalaking kawalanghiyaan po niyan? At sila pa ngayon ang pinalalabas na hindi nagbabayad. Ha? Ito ho, pakinggan natin si Ivan Tayanes, isang vendor sa Divisoria Market. Mayor Isko Moreno, Hani Lacuna, hindi pa kayo naawa sa amin? Hirap na yung kalooban namin sa ginagawa niyo sa amin. Bininta niyo ang palingki ang Divisoria Market. Hindi kayo napapaalam sa amin ngayon kung ano-ano panira ninyo. Sa amin nga kami hindi nagbabayad. Lahat minabayaran po namin yan. Pati ang mga anak namin na apektuhan na sa ginagawa ninyo. Hindi kami magkapaghanap buhay ng maayos dahil sa ginagawa niyo mga salita. Pinagsasabi niyo sa midyaga kami hindi nagbabayad.
kayo kalimay. Sayang, pinuto ko kayo. Pero ganyan ang ginawa niyo sa amin. Puro paghihirap. Pati pagkain namin, hirap na hirap kami kumita dahil ang pagbukas ng palingke ng halina alas 6 ng umaga, magsasara mga alas 7 ng gabi. Saan ninyo, saan kami kukuha ng papakain namin sa mga anak namin? Grabe kayo magsasalita. Kami sinisiraan ninyo ng sinisiraan. Ang dami namin kailangan sa palingke para mabuhay ang mga anak namin, pati ang aming mga ano, kinukuha namin lahat dyan. Grabe kayo manalita sa amin, nasasaktan ang damdamin ko. Hindi ko makakalimutan yung pinagagawa niyo sa amin. Matanda na kami, matanda na ako. Dyan ako nagtitinan, dyan namulat ang mata ko sa palingki na yan. Kaya kahit anong mangyari, ipaglalaban namin yan. Dahil sa ginawa ninyo kami lalaban kahit saan na magharap. Haharap kami. Dahil totoo yung mga sinasabi ko. Hindi yan pero, totoo ang lahat. Hirap na kami ngayon dahil sa April 30, pag hindi kami makabayan, hindi kami makabayan sa ano, upa namin, tsaka sa magfirma kami ng kontrata, pag hindi kami pimerma, pagdating ng May 1, ipapadlak na yung pwesto namin, sana kami magtitinda? Paano na ang buhay namin? Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Ang mga anak namin, sa anong ipapakain namin? Anong magdadakaw kami para lang maipakain namin ang mga anak namin? Hindi ka naawa sa amin, mahirap kami. Hindi kami mayaman. Maraming umaasa sa amin ang mga anak. Hindi kami titigil sa maghanap buhay araw at gabi. Hindi ba ninyo alam, nagtitinda lang ako ng uling at silinyong para lang mabuhay ko ang anak ko na may sakit. Anong ginawa ninyo? Hanggang ngayon, nahirapan na talaga kami kung anong gagawin namin. Mayor Isko Moreno, Hanil Acuna Pangan, sumagot kayo sa amin. Huwag yung marami kayong alibay. Dahil nasasaktan na kami mga mahihirap. Puro tira lang kayo ng tira sa amin. Hindi ninyo iniisip na kami mahihirap. Binuto kayo namin lahat. Akala namin makakatulong kayo sa amin. Eh, sinasabi ko lang yung totoo. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin namin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ngayon, pag-uwi namin sa amin, wala kaming masasayang. Ngayon, walang tao ni Misurya. Walang tao pumapasok. Dahil wala na sinasabi ninyo nga, ganyan kami. Nasasaktan ang damdamin namin. Hindi ninyo alam dahil wala kayo doon. Hindi ninyo nakikita kung gano'ng kami lahat doon. Totoo yung sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Talagang nasasaktan ako. Pati na yung mga kasamahan ko sa palingke. Totoo yung sinasabi ko, hindi yan biro. Magsasalita ba ako kung kasinungalingan? Sasabihin na naman ninyo fake news. Ngayon, sinasabi ko totoo dahil nararamdaman ko, nakikita ko. Ang totoo lang talaga ang sinasabi ko po. Wala talagang halong biro yan. Kaya kayo, maawa naman kayo sa amin. Tama na yung mga salita ninyong hindi magaganda. Dahil kami ang naapektuhan. Sige na po, ano yung inyo pong napanood at napakinggan ang panaghoy ng isa sa mga vendor. Isa lamang yan, mga kaibigan, na inalisan nila, inagawa nila ng kakainin. Nitong dalawang ito, si Isko Moreno at si Hani Lacuna. Ako ho, hindi man ninyo, ang hinihingi nyo lang na tulong sa akin ay maisahing papawid. Ha? Maipabatid sa publiko itong inyong kalagayan, pero isa lang po ang maipapangako ko sa inyo. Hindi ko na kailangan mangako. Kapag nanalo yung si Attorney Alex Lopez, maginoong tao yan. Ha? Kilala ko ang tatay niyan. Kilala ko ang pamilya niyan. Hindi yan sumisira sa kanilang mga pangako.
Tandaan ninyo, kung sakasakali, tutulong tayo sa mga kawawang tao na ito para mabawi yung palengke na yan. Sapagkat si Attorney Alex Lopez na nangungunang kandidato ngayon sa lungsod ng Maynila ay may pangako na sa kanila yan na pawawalan bisa yung kasunduan na yan at pananagutin sa kanilang ginawang yan na katarantaduhan itong mga lahat ng may kinalaman dyan. Kaya si Isko atat na atat maging presidente yan mga kaibigan Yan ang isa sa kinatatakutan niya sapagkat babalikan siya ng kanyang mga ginawa, mga kaibigan. Natatawa na lang ako ngayon sapagkat huli na ang lahat para dun sa mga napaniwala ni Isko at dati hindi naniniwala sa atin, mga kaibigan. So bukas, ang tabayanan ninyo ang mga kasunod pang magsasalita na pawang mga naapektuhan dyan sa Divisoria Market na ibinenta nila nang hindi man lamang nagpatawag ng public hearing. Alam nyo, sa mga ganyang klase, pagbebenta, pagpasa ng ordinansa, bagay ito'y dinaan nila sa resolution Resolution kumnakaw, mga kaibigan. Ngayon, isa lang ang solusyon dyan, mawala sila sa pwesto. Dahil kapag kawala na sila, isa-isang ididimanda yan. Magkakasama yan, mga kaibigan. Grap ito Bakit ninyo ibinenta? Gayong umutang kayo, may pondo ang lungsod ng Maynila. Hindi ba? May pere. Nalulugi pala. Anong dapat mong gawin? I-develop mo. Hindi ba? I-develop ninyo para makapagbigay kayo ng hanap buhay sa mga taga-Maynila. Puro taga-Maynila yan Mga nagtitindar yan Di ba? Mga kaibigan, pananagutan yan ng anumang gobyerno o pamahalaan na mag-provide ng employment para sa kanilang mga constituent at mamamayan. Sipin ninyo, inagawan ninyo ng kakainin simula pa sa kanilang mga ninuno at mga magulang, ayan na ang kanilang ikinabubuhay. Araw-araw, pinakakain sa pamilya, itinataguyod ang pamilya sa malinis na paraan. Pagkatapos bigla ninyong inalis ang kanilang pagkain, mga kaibigan. Sipin ninyong kawalangyaan yan. Inchik yata yung nakabili nito mga kaibigan. Ano ba pangalan yan? Yung kumpanyang yan? Pestina. Yan din yung may hawak na nagpapalakad yan Yung private company na kakontrata ng lungsod ng Maynila. Mabuti pa pala yung mga mayor na sina Mel Lopez, mga kaibigan, na pumasok sa kasunduan para ipaupa yan sapagkat hindi nila inaalisan ang hanap buhay ang kanilang mga constituent. Nagpo-provide sila ng employment para sa kanilang mga mamamayan para merong pagkakitaan. Pagkatapos itong mga ito'y inagaw, yung kinakain nila at ipinantataguyod sa kanilang pamilya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan
at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Walang nang aapit ang pag-ibig. Maraming salamat at magandang gabi, Mayor Hecolea. Nagmamahal sa'yo. Akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na